So ayun, good morning, good afternoon, good afternoon, good morning, good afternoon, good evening. Ayun, kung saan mga sumapalot mga manin. Magandang buhay sa ating lahat dyan. Kumustamos po kayo, amigos? Alright, so for today's vlog natin, ay papakita ko sa inyo mga kabady kasi mayroon pong nagtatanong sa akin at nag-PM kasi mayroon ba daw ganitong unit, no? Mayroon ba daw Mazda na wagon unit kasi mayroon daw nakita siya sa ibang video, Mazda wagon yung binibinta nila na unit. So ngayong araw na to, papaliwanag ko lang kung base sa ating nalalaman at syempre naman doon sa base talaga sa ating nakikita sa unit, no, mga kabady. So para naman sa mga wala pang alam kung mayroon bang Mazda Scram, ano ba yung Suzuki wagon at ano pa yung mga nanditong sasakyan na surplus nandito sa Pinas. So sana ay makatulong itong video na to. So please don't forget like and subscribe. So maya maya puntahan na natin doon sa shop kung saan nandun yung mga unit. Pero ngayon as of now medyo umuulan pa. So standby muna tayo dito saka na pag umiinit na, no? So samahan nyo ako mga kabali. So dito muna tayo, gigising na natin, kakain muna tayo ng kamuti at syempre bisol. Alam nyo ba yung mga bisol? So bago natin puntahan, mamaya-maya shoutout lang muna tayo. Ito sa mayroon ding mais, yun. Yan yung ano ko ngayon. Kakainin natin kamuti tsaka bisul gabi. Ayan. So bago natin simulan, ito shoutout lang muna tayo bago natin puntahan yung pangkabuhayan natin. So sana ito makatulong ito sa inyo mga kabady, no? Sa mga naghahanap dyan ng pangkabuhayang pangpamilya. So shoutout muna tayo dyan. Shoutout tayo kay Mark Vlogs, shoutout kay Ayo Holy Bible, shoutout kay Eric Delsan, shoutout kay Ramo GS Vlog, shoutout kay Roderick Ramirez, shoutout kay Manuel Gabriel, shoutout kay The Great D, shoutout kay Park Links Ian Is, shoutout kay Christian Philip Buligaw, shoutout kay Ronald Espaltero. Shoutout sa'yo, shoutout kay Aisili Panulaya, shoutout kay Payan Chala, and shoutout last but not the least, shoutout kay Latinis Ongkalisi, shoutout sa'yo. Alright, so sa mga lahat na viewers, silent subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Mega love shoutout. Ayun na, sana ay nakatulong itong video na to, yung channel na to sa mga nagbabala kumuha ng mga pangkabuhayan pang pamilya sa sasakyan dyan, no? Kahit pa paano. So samahan nyo ako in 5, 4, 3, 2, 1, nandun na tayo. Ito lang masasabi ko, ang pinakamagandang ng tama, ang gumawa ng tama, walang pa intro-intro, ang palaging diretso. Let's go! So ayun, so nandito tayo ngayon, kung makikita nyo at mapapansin nyo dito. So dito muna tayo. Ito mga kabady is D64, no? D64 V. Yung emblem nito is Suzuki. Alright? So pagdating naman dito, D64, emblem naman nito is Mazda. Kung makikita nyo. Now, sa mga bumibili dyan at nakabili na at sinabi na itong mga unit na to, kung ano, so makinig at manood. So, ito mga kabady, no? So, ipapaliwanag ko po sa inyo. So, itong mga sasakyan na to, yung DE64V, DE17V, DE64, oy, tiga muna, mayroon pang nag-ano ng isda. Ayan o, nagbili ng isda. So, ito mga kabady, yung lahat ng mga sasakyan ngayon na DE64, mapapawagon man yan, or mapaibere, or mapanan-turbo. So, itong lahat ng sasakyan na to, is lahat is Suzuki. So, wag po kayong magpaniwala na mayroon pong Mazda. Kasi emblem lang po ito, ginagamit nito. Kung bakit? So, ito. Ipapaliwanag ko sa inyo. So, dito muna tayo. So, sa itong unit na to, kung makikita nyo, mapapansin nyo, naka-emblem ng Mazda. Pero pagdating naman sa kanyang makina, pagdating sa kanyang specs, so, lahat ng makina o specs ng Mazda nitong emblem na ginagamit is the same specs sa ginagamit sa Suzuki na K6A. Yung bagong latest model na D64B or mapapaw man yan. So, check natin. Tingnan natin yung makina. So, yan.
pasensyahan nyo na, medyo madumi nga lang. Pero lahat itong makina na to, so makikita nyo, ito yung makina sa Mazda na emblem, no? So try to check natin mamaya kung yung makina din sa Suzuki, di same ba sa makina nito. Ayun. So kung makipapansin nyo doon sa labas, ang emblem Mazda, dito Suzuki. Ayan. So mga kabady, ang ganitong sasakyan na naka-emblem ng Mazda, pagdating po yan sa kanyang papers, ang nakalahagay po yan ay hindi Mazda kundi Suzuki, no? Kung bakit? Kasi yung mga Mazda, ang nagawa nito is from Mazda, fabricated, pero yung mga ginagamit nilang parts is only Suzuki, no? So katulad ba ng ibang nagbibinta dyan ng mga ibang brand, like example, do exam na iba-iba yung mga brand na binibinta nila. So the exam pa rin, pero mayroon silang brand, Suzuki, Honda, tsaka iba pa. So the same din nito, nakalagay dito na emblem. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, sinabihan nila na Mazda, o bakit Mazda to? So may mga ibang nagbibinta ng Mazda, sinabi nilang this is wagon Mazda Scram, no? So mali po yan. So mga kabady, ito po, doon sa Japan, o tinatawag natin, ang lahat po di doon na Scram, ang tinatawag doon is from Mazda. Kung mapapansin nyo, yung mga Suzuki, ang tawag nito sa likuran, check natin ngayon, ano tayo ng sample sa likuran. Yung sa likuran sa Suzuki is nakalagay dito, is Kare. So ibig sabihin, dito wala pong Mazda, kasi pag ganito, lahat dito is Suzuki po talagang makina. So kung nakalagay man yan dyang Mazda, pero yung makina pa rin yan, Suzuki. So pag sabihin mo na Mazda, ang Mazda po is only ang Mazda, ibig sabihin natin yung Mazda doon sa Japan is Scram. So pagdating na natin dito sa Pilipinas, yung Scram naging ganito na. Pag makakita kayo ng cut ay Suzuki ganito, so sabihin natin Scram. No, mali po yan. Kung mapapansin nyo pala talaga kung bakit sa dito sa likuran na yung nakalagay dito na Kare, kasi basta Suzuki sa kanila, ang tawag po sa kanila dyan is, saan ba yung mayroon Suzuki Kare dito? Ay ito. So mapapansin nyo dyan, 4-wheel drive Suzuki Kare, no? Di ba? So hindi po nakalagay dyan na Mazda. So Suzuki Kare po talaga. So sa pang ganito guys, hindi po to Scram, no? So yung napagkamalan ng natin na Scram, kasi dito kasi sa Pilipinas, ito na yung parang na trademark nila na pagdating nito Scram. So mali po yan. So ito again, wala pong Mazda nitong mga ganitong DE64, DEW. So yan lang po yung klaruhin natin para sa mga hindi pa, wala pang nakaalam dyan. So lahat dito, kahit tingnan nyo pa sa papers at saka sa makina nito, yung naka-emblem ng Mazda, Suzuki pa din yan. So sa mga ganito, DE64W, sabi, hindi na ginagamit ng Mazda, kasi nga yung nag-make nito doon sa ibang bansa is yung Mazda, pero yung ginagamit nila ng mga equipment is Suzuki, di ba? Mapapansin nyo dito tayo, Suzuki naman to. So sa kabila yan yung Mazda, dito Suzuki. Pero kung mapapansin nyo, walang kaibahan, di ba? So yung makina nito at saka makina ng Suzuki still the same pa rin. So yung makina nito is K6A 660cc. Ayun. So same pa rin sa makina ng sinatawag nilang Mazda wagon ngayon, Mazda Scram, at saka sa DE64 wagon na Suzuki. So again mga kabady, pagsabihin natin na Suzuki Kare, ang ibig po sabihin dyan is Suzuki talaga yan. Pag sabihin natin niya na Scram, ibig sabihin is Mazda, no? So yung mga Mazda Bungo, ginagamit nila rin doon sa ibang bansa, or tinatawag nila Kare. So ay tinatawag nila yan ng Scram. So ibig sabihin, pag Kare po is Suzuki, no? So nagkamali lang po tayo dito. So dapat yung Mazda Bungo, yan po yung Scram. So yan po yung tawag sana. So yan lang kina-clarify natin, kasi nandito kayo ngayon sa isa sa mga supplier na nandito talaga galing sa Japan. Yung mga ito yung masasakyan niya, mayroon talaga siyang yarda doon sa Japan, at alam niya kung bakit. So tinatanong ko siya kung mayroon ba talagang Suzuki.
or mayroon ba talagang Mazda, no? So sinabihan niya ako na wala talagang Mazda kundi Suzuki talaga yan. So naka-emblem lang po yan. Same po yan sa mga mayroong Nissan Banit dyan, tapos Mazda Bungo pa rin, no? So yan yung ginagawa nila. So dito na rin yung emblem Mazda pero Suzuki pa rin yung makina. So sana naman ay nakatulong ako sa inyo mga kabady natin dyan, no? So sa mga bumili dyan ng mga D64 tapos sinabihan na this is Mazda wagon, magkano ngayon? So wala pong ganun. Lahat po yan is Suzuki. Yung engine is Suzuki. So kahit yung latest model na DE17, Suzuki pa rin yan. Wala po yung Mazda. Ipapakita ko sa inyo. Alright. So ayan mga kabady.